Morning Souls. My name is Reeve Henry. My name is Apple Fernandez. And we are your ghost detectives. Your skeptical believers. And tonight, we are gonna take you to this very beautiful and very historical place. That is the Fort Drum or El Fraile. Action takes place on Fort Drum, El Fraile Island in Manila Bay. Platoons of the 38th Division head for El Fraile Island to burn out Japs holed up in the reinforced concrete fortress. Troops move quickly down. The oil and gasoline are pumped into the ventilator shaft. The first explosion is caused by the white phosphorus grenades, followed by the powerful TNT charge. Smoke pours forth from holes in the top side of the fort. Sections of concrete are blown loose and reinforcing rods are tossed skyward by the terrific force of the blasts. So with that, we want to welcome you all to I Am Reverie. On this video, we're going to be talking a lot about what really happened during our exploration or investigation in that majestic former battleship that is El Fraile. Yeah, we're gonna tackle everything that we did from the preparation till the day we left El Fraile. This is very unusual because this is the first time that we're doing this. We've always wanted to do this for the longest time. We've talked about this many times. Mm-hmm. And finally, it is happening. Yes, and that is because it is our 100th episode dito sa I Am Reverie. So palakpakan tayo dyan. Congratulations! Congratulations, Paul. Woo-hoo. Thanks to you. Thanks to you. Thanks to the Shady Crew. And of course, thank you, our dearest souls. Paano ba nag-umpisa? Paano ba natin naisip na magpunta ng El Fraile? Since a lot of our viewers know already that we've been working with Phantom Hearts, mm-hmm. They also wanted to investigate this location since they've been Googling about this place. And also, the newest addition to Souls, that is God Dragon. God Dragon from Thailand, mm-hmm. He also wanted to investigate this, so
yeah, you guys planned to do that, and that's why we secured the permit. Yes, right? Yes. Well, for me personally, I've been wanting to go to that island ever since nakita ko na may naglabas ng video na may nakapunta ron. And I was very fortunate enough dahil yung chance na nangyari is a big collaboration for Souls. Kung meron man pong hindi nakakaalam sa inyo ng Souls, ang meaning po ng Souls is Seekers of Unexplained Lost Souls. That is a movement that I created for legit ghost hunters from the Philippines and from other countries. Now, Phantom Hearts from South Korea is part of that. Also, God Dragon is part of that. And so, naisip ko, why not i-push natin ang El Fraile since they wanted to go there and investigate. Because, bakit nga ba hindi? E, napakaganda ng El Fraile. And also, it has a very rich and very scary history. Dahil yan sa kapulihan ng mga kasama natin sa munisipyo ng Ternate, Cavite. Lalo-lalo na sa tourism ng Ternate, Cavite. I wanna say thank you po sa inyong lahat for helping us and for allowing us to explore and investigate the beautiful island of El Fraile. Oh! Hey, brother! Hi! How are you? My brother from another mother. Yes. Hello. Hello. Welcome. Hi, welcome. Alright, so this is the one and the only number one ghost hunter in Thailand. This is God Dragon. And of course, hey. There's his brother over there. And he will be with God Dragon. Welcome to the Philippines. You say salamat po. Salamat po. It means thank you. Salamat po. And say mabuhay, Philippines. Mabuhay. Mabuhay. Yeah. Mabuhay. Long live. Yeah. Long live. Okay. Peace out. Number one in the Philippines. Who's number one? I agree. Well, you know what? No bias, but I agree. No, you know what? Being biased doesn't mean you're wrong. Ano lang yan, guys, biro-biro ka lang yan. Well, the reason I'm saying that is because we are actually with the number one ghost hunter in Thailand and also the number one ghost hunters in Korea. And you know, what's good about this collaboration is we have a ghost hunter, we have a ghost fighter, and we have a ghost detective. So, kompleto rekados tong investigation na to, kung tutuusin, ano. Upon meeting him, we had to, of course, go someplace to eat. It was already past 9 o'clock. Yeah. Yeah, and we took him to... We did a video for this restaurant. Yes, it's actually my favorite place. I don't know, I think it's also your favorite. It became. Yeah, it's Kansi. We ate Kansi with tilapia. Else to be like squid and everything else, and makita niyo dyan talagang lamon kami kasi wala talaga kaming tulog at that time. We also took God Dragon and Babe to the like
Like Changi. How do you call it? No, it's not Changi. It's Palengke, actually. It's Palengke. We had to bring him to the market late at night. We had to find some slippers for him kasi sinabi ko sa kanila na pwedeng ano, para comfortable sila, magdala sila ng slippers. Para di mabasa yung mga sapatos sila kasi you never know, upon seeing other videos ng mga nagpunta ron, ng mga vloggers na nakapunta sa El Fraile, unpredictable yung weather. Well, in fact, sinabihan tayo ng Coast Guard na sobrang unpredictable ng weather. Bigla na lang umuulan and alam mo yun, may sudden changes sa weather. So, we had to be prepared. At least, kahit anong dumating doon, ready tayo. Yeah, and he had to buy SIM card. So, doing all that, it's like past 11 already. Yes. And I went back home almost 12 midnight. Mm. Wala talaga tulog. Wala na. Gabi na tayo na ako eh. I haven't slept even a minute. Kasi when I went back home past 12 midnight, I had to pack and took a shower. Tapos balik na naman dito. Wala din talaga tulog even during the trip from here to Tandate. I was just, yeah. Well, actually, even me, I saw everybody taking a nap sa likod ng van. But me, hindi talaga ako makatulog. I think it's because of the exam. I think it's because of the exam. Kasi talagang matagal ko nang gusto magpunta rin doon. And, you know, if you think about it, if, like, you're the ones preparing to go to that island, hindi mo alam what to expect. So, may part sa akin na okay na kaya, safe kaya yung island, hindi kaya lulubog na lang sa gitna ng dagat yun, hindi kaya kung ano mangyayari. So, lahat yun, ina-anticipate mo. So, lahat ng adrenaline nandun. So, hindi talaga ako makatulog. Now, pagdating namin dun sa shore, hindi pa tayo agad dumiretso going to El Fraile. We had to pass by dun sa Coast Guard na kinuhanan din namin ng permit kasi they had to give us a briefing para safe kami dun sa isla. Kasi kailangan masabi sa amin kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin, kung ano yung mga tama at hindi tamang gawin sa isla, kung ano yung mga pwede at mga bawal. Well, ang naalala ko talaga na binilin sa amin is talagang wag na wag kang magkapalan. And that's what we did. Actually, after the investigation, naglinis talaga kami sa El Fraile. No? We had to make sure na dumating kami na medyo malinis. And umalis din kami na malinis. Kasi yun ang respetong kailangan natin ibigay sa mga ganong klaseng lugar. Just to make sure your safety, okay? Thank you! Tapos, may contact number po kami kay Sir. Pag may emergency, tawag lang po, okay? And ingat po ulit. Sana po walang maging safe po yung activity nyo, yung pag-vlog nyo. Makabalik kayo ng maayos dito. Salamat po, salamat po. They are wishing and hoping that we do everything safe. We are going to be safe up until they come back. Okay po, ingat po! And thank you, sir, thank you! Okay, hello guys, good morning, hello souls. We are now approaching El Fraile, Fort Drum, and we have our security. And we have here Vic with, of course, God Dragon. This is God Dragon, and these are the members of Phantom Hearts, which with Yunshiwon over there. And of course, they had Apple and Rove, of course. So, there is El Fraile. It's a very humbling feeling habang nakikita mo papalaki ng papalaki at papalapit ka ng papalapit sa El Fraile. I'm very lucky to have seen it in the flesh with my own eyes kasi not everyone is given a chance to see that historical place. Mm-hmm. So when I saw it, I feel blessed, lucky, happy. And
may nakakatawa pa nga part dyan, guys. Kasi, bago kami talaga sumumpa, nirequest namin sa pangayon. Umikot ka muna, Madong. Kailangan naming tignan yung palibot ng N5. Because that's our only chance para makita ng buo ang El Fraile. Kuya, kaya tinatanong nila kung pa pwede daw ba tayong umikot ng isang round. Para makunan yung paikot. Okay. Yeah. We will go around first. So this is gonna be our home for today. You see those holes? Those are bullet holes. Oh, really? Yeah, bullet holes. Sungay tsago gire ang ganyan. Okay. Yung sunlight, ang ganda na kuha dito. Yan! Perfect picture. Really nice. Wow, again. So this is the front, I think. This front? Yeah, it looks like the front. Look. Okay. The V-shape. Oh, the shape of the ship? Yeah. It looks like a ship really, right? Yes. But originally it was an island. It's amazing what they did. Really nice. Really nice. See, those are all bullet holes right now. Yes. Wow, bullet. Habang umiikot yung bangka, syempre yung alon na lumilihis tayo sa alon, gumigilid. Umaga pa lang to ha, pero medyo malakas na agad yung alon. So, I was kinda scared at that time kasi open water na to eh. And nakakalungoy naman ako, pero I'm not a good swimmer. Eh si Apple kasi, she calls herself a mermaid eh. Yeah, but to me, it was kinda scary dahil talagang yung bangka talagang sumasayo na ganyan. Okay. It's windy. Okay, wait. Now we have to turn around. But the wind is... Then we survived, and we want to say thank you then sa mga bangkero na kasama namin. Kila Kuya, maraming salamat po for taking good care of us. Now, nung paakit kami ng El Fraile, medyo mahirap talaga iakyatan doon. Kailangan mong humawak sa isang bakal at kailangan mong iangat talaga ang sarili mo. But actually, mas mahirap pa nga yun pag tawid galing bangka papunta doon sa El Fraile. Kasi pwede ka maipit kasi. Pwede ka maipit ng bangka doon sa bato, and pwede kang malaglag doon sa tubig. Pero si Apple kasi hindi natatakot talaga sa alon eh. And she... I did pretty well. Yes. She made it look very easy. But to me, I was like struggling kasi I have this pain on my back dahil sa may sakit ko. So, medyo struggling. But then, we survived. But the funny thing is, yung kasama namin Coast Guard, he is the biggest among us. Siya talaga yung, so, malaki siya talaga, malaking bulas, and with all his, equipments, yung mga nakasabit lahat, pati yung baril niya nakasabit. So, hirap na hirap talaga siya kumakyat, so, you were like, oh my gosh, yung security natin, hindi ba yata makakaakyat. But then, yung pala, kaya lang pala siya umakyat, just to make sure na kung saan kami magsisettle ay safe kami.
So, sobrang thankful kami for that. Greetings, souls! We are here sa Fort Drum. This is famously known as El Fraile. Dito yan sa Ternate, Cavite. At sa mga oras po rito, kakadaong lang namin, kakalapag lang namin, o kakarating lang namin dito sa mismong former battleship na ito na dating isang isla na ginamit ng mga panahon ng mga giyera. At gusto ko pagkakalala sa inyo guys, sa mga oras na ito, ang ating mga kasama, kundi dahil sa kanila hindi magiging safe yung pagpunta natin dito. So, starting off with Kuya. Richard. Kuya Richard. Bong. Kuya Bong. Rogelio. Kuya Rogelio and si Sir? Rib. Alright, so sila Kuya, sila yung tumulong sa amin. Sila yung kasama natin sa bangka. Si Sir Rib naman ang ating security na binigay ng Coast Guard ng Ternate, Cavite. First off, of course, gusto nating magpasalamat sa buong siyudad ng Ternate, Cavite sa pagkapahintulot sa amin na makarating at makapunta sa lugar na ito ng nasa tamang proseso. Nabalitaan po kasi namin na maraming mga turista na or mga iba mga vloggers or explorers na nagpupunta sa El Fraile nang walang tamang pahintulot. So Sir Rim, ano ba ang masasabi mo para sa ganyan? Dapat ba nating ipahintulot ang pagpunta dito nang walang tamang paraan o proseso o permiso? Dapat talaga pahintulot kasi for your safety para malaman namin dito may ano mangyayari sa inyo. Kasi kung baga ibig sabihin na kung may nawala kayo o nasakit kayo, nagulubang ka nyo. Tapos hindi naka-escape. Wala kaming idea kung saan kayo galing kayo doon sa amin. Opo. So kailangan may record tayo para yung buong expedition natin dito safe na safe. Alright, and of course, sila ang mga kuya nating bankero nandito, napakagagaling kung paano kami tulungan, iakyat. So sir, kayo ba sir, marirekomenda po ba ninyo na tumalon sa dagat na ito at mag-happy-happy? Tama na sir, kung talagang sila yung marunong po silang tumalon, pwede ko, papapayagan po sila tumalon na ito. Nakahanda po ko para alalayan. Pero kailangan nandito ka? But as soon as umalis po kayo, ay, hindi po kailangan nandito po ako. Kasi okay. Sir, once na mangyari po sa bisita namin, panatagutan po namin. So, kailangan nandito kami. Ang El Fraile ay isang napaka-historical na lugar, guys. And hindi ito biro na puntahan, hindi ito biro na pag-eksploran dahil maraming panganib ang pwede mangyari sa inyo. So, sa mga nais magpunta rito, sa mga nagbabalak magpunta rito, gusto po namin sabihin sa inyo na dumaan kayo. Ulitin natin, dumaan po sana tayo sa tamang proseso, saan man tayo magpunta, kung ano man ang lugar na pupuntahan natin. At gusto natin magpasalamat again sa kila Kuya, sa mga bankero natin na nandito para tumulong, and of course kay Sir Rim para sa Coast Guard. And last but not the least guys, of course, we wanna say thank you to Coast Guard PT Officer First Class Apolonio. Sir, maraming salamat po sa inyong tiwala at magbibigay daan para matuloy itong ating expedisyon. And of course, sa Tourism Office ng buong Ternate, Cavite, Sir Brian and Ma'am Shana, salamat po sa inyo na marami. And yes, time check, it's already 9:05 a.m. Our 24 hours stay here dito sa May El Fraile starts right now. So mga bossing, maraming salamat po sa inyo. And kita-kita po tayo bukas. Apple is behind the camera as always. This is I Am Reverie and welcome to El Fraile! See you tomorrow! Now, early in the morning, wala pa naman tayong gagawin. So, what did we do? Kanya-kanya. May nag-picture-picture, nag-video, nag-tour around the entire... May natulog. Natulog sa simento. May humilata. May nagkwentuhan. Well,
we did everything para makapaglibang at para patayin yung oras kasi it was early at sobrang tirik ng araw, lahat kami puyat, so we had to do something para makatakas sa boredom namin, ano, kasi we're waiting na magdilim dahil doon namin gusto talaga gawin yung investigations. Again, I wanna say this po, hindi porket umaga hindi ka na pwede mag-investigate. Actually, pwede naman talaga. And ang pagkakamali ko lang noon, gusto ko mag-investigate ng daytime, but unfortunately hindi kinakaya talaga ng ano ko, ng katawan ko na, dahil wala talaga akong tulog. But then I want to show you this clip dahil sa buong investigation namin ginawa lahat. I think this is the clip na kaya ko sabihin na naikot ko yung buong loob ng El Fraile, at makikita nyo to dahil daytime to. Makikita nyo yung detail nung mga nasirang parte ng loob ng El Fraile, kung saan yung mga gumuguho. Eto, panoorin ninyo. This is stairs. Okay. Okay, so this is the hard part. Okay, we can manage, yeah. Okay. Ayan lang sir, ito lang. Yes. Ito lang, no? Wow. Okay. Saan ba kayong mag-iis dito? Taas. Taas, pero pagka... Mahangin yan? Mamayang tanghali, dito kami. Mahangin yan? Mahangin. Gabi. Lamig, kailangan naka-jacket. Kailangan dito yung lente nyo malakas. Yes, sir. Para ano? Ito. Lahat naman kami, sir, mayroong malalakas yes, na ano? Ilaw. Hello. Wala namang... Kailangan nyo lang dito, oh. Katulad dito, oh. Malalim yung ano nito, oh. Yan. Diyan ka dito, makakababa kayo. Simula hanggang doon. Ay, makakababa? Di dyan? May daan dyan, sir? Ah, ito pala. Sir, yan na. Iingatan nyo lang sila na hindi maaari, sir. Yan, hanggang dyan sa ilalim, sir. Hanggang sa ano. Dito tayo sa ano. Sir, ito, hindi ito bibigay. Sir, okay ka lang dyan, sir? Dito. Sir, ito hindi bibigay itong bato na to. Ito, sir. Sir, ito ba bakal ba to o bato? Bato ba to, bakal? Pwede yan, sir. Hanggang doon. Oh, sir, yun pala. Ahas-ahas. Meron ba? Ayan. Tubig na yun, sir. Dulo. Kailangan dito, sir. Iingatan nyo yung lente na lente. Kailangan yung malakas. Yes. Meron ba yung reserva ng battery? Yes, sir. Tubig na yun, sir, doon yung dulo. Ayan, hanggang dyan sa ano, ayan o. Hanggang lang. Pababa, ayan o. Ayan, ah, meron ayan. Pala. Okay. Ito, hindi ito guguho. Ngayon, antay, kung bukas ipapasok kayo dito, antay nyo na lang ako. Okay, sir. Para, ayan o. Dito, sir, gusto nyo pa malamit dito. Pero, sir, definitely, sir, ano ha, para, definitely, pag medyo alas 6 na magsa-start kami, baka pumasok kami ng talagang madilim. Pero, lahat kami nakailaw, sir. Kumbaga at least nakikita ko ngayon lahat ng spot. Pag ano, hindi ganito lang ano. Pag may problema lang ganito, tawag lang kayo para. Oo, sir. Maano kami para steering. Bossing, ano ito, sir? Anong meron dito sa kaliwa? Ito, sir. Ano to? Boss, ano dito? Sir, ano to? May butas. Ah, may butas diyan. Yan sir, dito sir, mga ano yan, papunta dyan sa may, ano, sa ibabo ng kanyo. Ah, may daan dyan. Ito. Sir, sasabihin ko sa kanila, huwag na magpunta rito. Ha? Huwag na magpunta rito. Yan.
Oo, kasi baka dumire-diretso sila sa tubig eh. Kasi ang problema yung mga bato eh, pag nadulas. Bato lang ang ingatan dito, yung bato. O parang, eh lang dito. Pwede naman kayo dumaan dito, sir, pero... Ingat lang. Wala namang ahay, ano kuya, mga ahas-ahas, dagat, ganyan. Ito sir, delikado bang tapakan to? Dito sir, yung ano. Pucha, ano na pala to oh. Woohoo! Ano labas yan sir, yung kanyon? Mamaya ako nalalakarin yan. Okay. Paikot ba yan sir, paikot dito? Sir, may butas daw dyan, sir. Ah, yun. Kasi pala tao dyan. Kasi tao. Ah, paikot. Okay. Oh, sir, paikot lang pala to, sir, no? Paikot lang yan. Yung mga ano, sikat na dati dito dumadaan. Diyan? Sa mga ano na yan, sulok-sulok na yan. Ah, dati may daan diyan. Oo, oh, yan diyan. Papunta sa tuktok? Oo, oh, hanggang doon sa may canyon, sir. Ito. Ngayon ka ngayon, pwede daanan yan? Parang ibaalanganin yan, sir. Kanyon, sir. Yan. Yan yung kanyon yung bumagsak ito. Ah, ito. Baka. Ang daan dyan, sir. Ingat ka lang dito, sir. Ha. Baka kumuhan yung ano, mga lumang bakal na to eh. Hindi, wag yan, sir. Delikado dyan. Hindi ko sila i-recommend na umaki dito, sir. Saan ang daan yan? Turo mo lang, sir. Yan, sir. Ay, putad, sir. Delikado dito. Bumibigay yung bakal. Balik ka na, sir. Balik ka. Mahirapan ka na. Sir, ibibili ko sa kanila, walang akit dito. Gumuguho yung bakal. Delikado. Okay. Okay. Yan, gumuguho yung bakal, yung tinapakan mo, gumuho. Mahirap dyan. Saan tayo? Sa hagdan, no? Kalimutan ako magdalang mask. Yes, sir. Okay, we're back outside. Kung makikita niyo dyan, I was very scared to step on that spot kasi kung nakita niyo yung si Kuya na bangkero na nag-guide sa akin para makita ko yung buong lugar at mapakita niya sa akin sa yung mga delikado at safe na spot, nalalaglag, bumipitak yung tinatapakan niya. So it's really very dangerous na magbasta-basta ka na lang pumasok kung saan-saan. Kung saan-saan ka magsusuot, hindi pa pwede. You have to be extra careful dahil isang mali mo lang, pero pwedeng mabutas yan, malaglag ka sa ilalim, or sumabit ka sa paa ko, much worse. Matetetano ka pa.
something that I cannot relate because I wasn't with you when you... Yes, because you were too busy peeing. You were peeing a lot. Well, si Apple, ginawa niyang malaking-malaking banyo ang El Fraile nung araw na yun. So, you know, I had my visitor, my, you know, it's a red ano, day. It was hard. Okay, now here's a funny and scary story. And Apple will tell you about this. Kasi, if you remember, while you were peeing... The very first person to hear something. Okay, you go tell the story. Okay, so... this was like around 11 yes. in the morning. Yeah, I wanted to, you know, it's a girl thing, so I wanted to change my pad. And so I asked them, where can I do that? And they just told me, oh, just find some, you know, some space for you. So I just went ahead and then I did my thing. And while doing that, I actually heard something. It's a woman's voice, actually. Na parang nag-hum. And so when I went back to them, I told them that I heard something. And can you demonstrate to us or paano ba yung tunog? Ano ba yung paano yung humming na ginagawa? It's not really like humming na parang kumakanta. It's just like something like that. Very short. Very short. Yes. Pero gaano kalino sa mandilig? It's clear because you know it's like it's very close ano, 'di ba? Naisip mo ba na baka ano yan? Kasi since kulobang El Fraile, pwedeng it's one of us, like may nag-echo na baka... No, I would know if it's a man or if it's one of you. Mm-hmm. But that's ano eh, hindi siya malapit, hindi din siya malayo. It's just like nasa ano lang siya, like sa area na yun. Well, actually, hindi lang si Apple. It's not only her na nakarinig ng ganun. Because after like 10 to 15 mm-hmm. minutes, like a few minutes, Si Rove naman ang nakarinig. Rove heard something similar to what Apple heard. And so that was the first two weird happening na nangyari noong umaga na yon, around 11 a.m. sa isla ng El Fraile. Too bad we don't have that clip. Because I was doing my thing. He was also doing his thing. Off-cam tayo lahat at that time. And ako nakahilata ako nun. So... Now, around 2 p.m. in the afternoon, Yoon Shi-won, the captain of Phantom Hearts, he wanted to have a meeting with all of us. So, me and Apple, we were like, meeting for what? Meron ba tayong kailangan pag-usapan? Kami lang ang nag-uusap na ito. Ano bang kailangan natin pag-usapan? Maybe, siguro, plans for tonight? But you know, if there's one thing na kailangan ninyong malaman sa amin ni Apple, whenever we do our investigations, we go impromptu. Hindi kami nagpupunta sa isang location para mag-ocular, para i-assess yung lugar kung ano ba ito. Pagpupunta kami sa mga lugar na pinupuntahan namin, whenever we investigate,
kung anong oras kami dumating, that's the first time na nakita namin yung lugar, and that's also the first time na napasok namin yung lugar. And so with El Fraile, I've seen some parts of the inside ng El Fraile, but then like what I told you, hindi ako nag-investigate doon. So I was wondering bakit kailangan ng meeting nung hapon na yon. Even Apple is asking me bakit natin kailangan mag-meeting. So they called us dun sa ano ba tawag dun? Sa balcony. Yes. Well, tinawag kami dun sa pinakataas ng El Fraile, and hindi kami agad sumunod dun because we had to fix our stuff dahil sobrang lakas ng hangin dun sa pinapwestuhan namin. Ang pwesto namin dun sa may dalawang butas eh, yung parang pinaka-entrance ng El Fraile, para sobrang lakas ng hangin at hindi kami mainitan. And nauna ang lahat na nandun. No, they, actually, sila muna, yung mga Koreans muna yung nasa taas kasi diba the dragon was still sleeping. Yes, yes, the dragon was still sleeping. But then, after a few, they too went upstairs and tayo yung pinakahuling nasa baba. Hindi kami agad umakyat. Pero wala naman kaming iniisip na, alam yan, something. I think they just wanted to have a meeting para prepared lang kami sa gabi na yun. And so, eto na. Umakyat tayo. This is around, I think, 2:40 or mag-3 na. Medyo malapit na mag-3 kasi talagang late kami. Nakita namin sila dyan na nakaupo, nakabilog sila. They're having this meeting. And nung lumapit kami ni Apple, I asked Rove, what's the meeting about? He said, Reeve, you have to listen to this meeting. Why are you late? I said, well, I was relaxing downstairs, so I'm sorry, but just tell me what it's about because they're speaking in Korean naman, so I really could not understand Korean. So sabi ko kay Rove, i-relay na lang niya sa akin ko ano yung meeting. Siwon wanted to divide the group into three teams. Yeah, three groups or three teams. That's Team A, Team B, and Team C. You guys will be Team B. Yeah. Team A would be Eden and God Dragon. Mm-hmm. And then Team C is Siwon himself, mm-hmm. just himself. So in my mind, I was like, okay, well, that's not a problem, kasi it's a collaboration. I'm fine with it. I have no problems kung ano mang mauna. So Rove told us na bibigyan kami ang Team B, which is me, Rove, and Apple, ng 1 hour to investigate. We will go first, to be followed by God Dragon and Eden, which is Team A, tapos Team C, which is Yoon Siwon. Wala naman sa akin problema, wala namang problem sa atin because it's a collaboration, it's all fine. But then, meron kaming kinagulat na sinabi ni Rove na pinag-usapan na. Yes, there's a very big twist. But before that, I want to show you this clip kung saan makikita nyo na merong chopper, helicopter na pumalibot sa buong El Fraile just to check on us. Thank you.
ito yung mga oras na sinasabi namin sa inyo na nagkakaroon ng meeting. And mapapansin nyo dito na tanging ako at si Apple yung talagang nakatayo at nakalayo sa kanila. Because the moment Rove told us about the plan, talagang tumaas ang kilay namin. Nagbago yung tingin namin sa buong nangyayari.